Sinbin Book 5, Chapter 15. Nakakita pa nga si Nariki ng isang malaking park sa harapan ng Coliseum at sa tabi nito ay may isang cafe. Freedom Park daw ito at matapos silang makatawid ay dumiretso na nga sila sa mismong venue at dito nga ay napansin nila ang pagdating ng mga tao at mga sasakyan sa kalsadang papunta roon. Dumami na nga rin ang mga taong naglalakad at mukhang kagaya nila ay iisa rin ang kanilang destination. Marami atang tao ayos ito. Wika naman ni Larry Dison na pasimpleng nag-obserba sa mga taong nakakasabay nila. Pinagtitinginan din kasi sila lalo pat makikita naman sa suot nila kung ano at taga saan sila. Paanong ayos? Tanong naman ni Martin na seryosong nakakita na isang grupo ng mga matatangkad na lalaking nakasuot ng kulay pulang damit. Kung hindi raw siya nagkakamali ay iyon ang kulay ng team ng Palawan Falcons. Isa pang ang senyales na tama siya ay ang reaksyon ng mga sumabay sa mga ito. Makikita kasing tila pinagkaguluhan ng bahagya ang mga ito. Ayos kasi makakakita sila ng poging player mula Mindoro. Mayabang na sagot ni Larry na napahaplos pa sa kanyang matilos na babak. Baka batuhin ka lang dito, Dison. Tinitingnan mo ba ang sarili mo sa salamin? Dapat sa iyo ay sakaing ilagay. Panira naman ni Baron at si Larry naman ay agad na lumapit dito. Aba, parang over naman yata pre ang sinabi mo ah. Naiinggit ka ba dahil kahit parang si Luis Manzano ang hulma ng mukha ko, ay nagagawa ko pa rin makipagkilala sa babae? Eh ikaw ba? Kaya mo? Wika ni Larry na intensyon talagang asarin si Baron para bumawi. Pasimple namang natawa si Marky at Tristan nang marinig yun. Habang si Isaiah naman ay napailing na lang at hinayaan ang dalawa. Pagdating nila sa entrada ng lugar ay mas lalo na silang pinagtinginan ng mga kasabayan nila. Nakakarinig na nga sila ng bulungan na tagakalapan sila. Si Larry nga ay kalmado habang taas noong naglakad at bahagyang lumayo sa kanila. Nakakita kasi siya ng dalawang babae na sa wari niya ay kaidari niya. Isa nga rin ito ay kita ang pisngi ng dibdib sa suot habang ang isa naman ay makikita ang makinis at maputing balikat. Tumikhim pa nga si Larry at dito na nga nagmadaling naglakad papasok ang mga kasamahan niya dahil nakakahiya raw. Mover, ganyan ba talaga iyang si Larry? Nahaitanong na nga lang ni Coach Isaiah at napangiti na lang si Mover. Medyo coach, pero wala namang gagawing masama iyan. Natatamang sagot na nga lang ni Flores. Dapat hindi na sinasama iyang abnormal na iyan. Nasabi naman ni Baron at pasimpleng natawa si Natrista nang marinig iyon. Pagpasok nga nila sa loob, ay dito na tumambad sa kanila ang basketball court at ang mga taong naghihintay sa opening ceremony na ito. Hindi sobrang puno ang lugar pero maraming tao rito, lalo na sa medyo lower area. Sa loob nga ng court ay nakita nilang naroon na ang Oriental Mindoro team na nakaberde. Naroon na rin ang Palawan Falcons na nakapula. Nasa dulo naman ang mga naka-gray na Romblon team. Maya-maya pa nga ay lalong umingay ang crowd. Nang mula sa kabilang entrance ng lugar ay lumabas ang mga naka-asol din ng suot na diverse team, ang city team at kung iisipin ay baluarte nila ito. Pinapangunahan nga ni Rer Marquez ang kanyang team at makikita nga ang pagseryoso ng mga ito nang mapatingin sa kanila ang Falcons na tinuturing nilang karibal sa basketball, lalong-lalo na sa pagrepresenta ng probinsya ng Palawan sa Maharlika. Tch, wala si Calvin. Nasabi na nga lang ni Reggie Aguilar, isa sa player ng Palawan Falcons na katabi ni Derek Soko sa pila. Napatawa naman bigla ang kanilang team captain na si Tank. Sa mismong laro na lang iyon pupunta. Walang hilig ang isang iyon sa mga seremonyang gaya nito. Pero mas interesado akong makaharap ngayon ay ang team ng Occidental Mindoro. Kyle Lastimosa, Kyrie's brother, was on the team. Mahina namang wika ni Derek Soko na napatingin na rin sa papasok na team ng Kalapan. Magilo naman ngang binati ni Rare ang mga players na nauna sa loob. Pagkatapos nga noon ay tumabi na rin sila sa team ng Palawan at parang magsusuntukan ang datingan ng mga players nila na bahagyang ikinangiti ni Rare ng pilit.
Ang pumuesto namang sunod sa kanila ay ang team ng Kalapan. At makikita nga ang mabilis sa pag-oobserba ni Mendez sa mga players na naroon. May ilang nakakatamaan niya ng tingin at ngiti naman ang lagi niyang itinutugon sa mga ito. Sa isip-isip naman ng mga players na naroon nang makita si Ricky Mendez. Ito pala yung Mendez, ang liit pala niya. Pero kahit wala pa siyang 6 foot ay nagawa niya makasali rito. At sila rin ang nagkampyon noong OMPL. Hindi rin nga nawala ang mga nakakilala kay Romero. At nang umisi ito sa isang nakatingin dito, ay parang nainsulto ang mga iyon na parang niyabang daw sila. Parang mga ngain ang buhay kung makatingin ang mga ito ah. Sa court ninyo iyan ipakita. Nasabi naman ni Maki Romero sa sarili. At pasimple pa nga niyang pinagmastan si Derek Soco na sa pagkakatanda niya ay binansagan itong Mr. Speed. Mabilis ka nga kaya? Nagdag pa nga ni Maki sa kanyang isip. At nang magtama ang tingin nila ni Soco, ay isang munting ngiti naman ang tugon nito sa kanya. Nagulat na nga lang din si Maki nang lumitaw sa harapan niya si Rere Marquez. Nakipagkamay nga ito sa kanya at nakipagkilala. Welcome sa Puerto Princesa. Masaya nitong winika at lahat ng players ng Kalapan ay kanyang kinamayan. Ricky Mendez. Nakangiti pa nga nitong winika nang makaharap na niya ang pinakamaliit na player ng Kalapan. Hinihintay kong pumunta ka rito. May isa ka kasing fan dito at gusto niyang makilala ka. Masayang wika nga ni Rere at napaseryoso naman si Ricky nang marinig yun. Sama ka mamaya sa akin. Pagbigyan mo sana ako sir kasi request niya iyon sa akin. Nagdag pa nga nito at napatikhim naman si Coach Isaiah nang marinig yun. Hindi ko pwedeng basta pasamahin sa iyong player ko. Seryosong winika nga ni Isaiah at tumango naman si Rere at nagbigay ng paggalang dito. Diyan lang din po sa labas nito. Gusto ko lang pong maipakilala siya sa kapatid ko. Pwede po kayong sumama para po maniwala kayo. Kalmadong wika pa nga ni Rere at hindi na naman nag-react si Isaiah. Pumayag nga rin ito at matapos iyon ay napaseryoso naman si Navarro nang marinig iyon. Isusumbong ka namin kapag kicks iyan. Pasaring nga ni Baron at napangiti naman ang pilit si Ricky na lumapit dito. Good boy ako. Malilintikan ako kay coach kapag gumawa ako ng kalokohan dito. Mahinang wika ni Ricky at nagsalita naman si Mover dahil hindi pa bumabalik si Larry. Mula naman sa may entrada ng lugar ay makikita nga si Larry na nakikipagkilala sa mga natitipuhan niyang babae hanggang sa may makita nga siyang isang morena na parang bote ng coke ang hubog ng katawan. Nakasuot nga ito ng fit na black shirt at white na pants pero sa mukha siya nakatingin at hindi sa katawan ito. Nasa tabi lang ang babaeng ito at parang may hinihintay. Dito na nga si Larry huminga ng malalim at pasimpleng sumilip sa loob ng court. Mamaya pa naman daw magsisimula ang seremonya. Nilapitan nga niya ang babae at pagdating niya doon ay agad siyang tumikhim. Miss, may hinahanap ka ba? Tanungan ni Larry rito na tinuno pa ang kanyang boses para maging macho sa pandinig. Nang tumingin naman sa kanya ang babae hanggang kuyukot ang buhok ay marahan itong napaatras at tila natakot sa ngiti nang nasa kanyang harapan. Larry Dison nga pala, banat naman ni Larry at ito na nga lalong napaatras ang babae. Nang lalapit pa sana si Larry ay doon na nga may biglang tumulak sa kanya na naging dahilan upang mapatalsik siya ng marahan. Gago ka ah. Anong ginagawa mo sa girlfriend ko? Wika ng isang matangkad na lalaking nakasuot ng kulay maroon na shirt at makikita nga rin sa harapan nito ang logo ng Marinpuki basketball team. Ang mga dumarating nga na tao ay napaseryoso sa kaganapang iyon at unti-unti rin nagdilim ang pwesto ni Larry nang may magdatingan pang malalaki at matatangkad sa likuran noong tumulak sa kanya. Anong problema ron? Bulalas naman ni Sus Manzano at nang makita niya ang nakasul na lalaking nakaupo sa sahig ay agad niyang nakilala ito. Tison, bulalas ni Sus na naglaro rin sa team ng Pola noong OMPL. Binabastos niya ang GF ko. Bulalas naman noong kasama nito na nakamilitary cut ang buhok at parang manununtok ang datingan. Si Larry naman ay kalmadong tumayo sa harapan ng team ng Marinduque. Kumuyo mang kamao nito at parang sasagot ng hindi maganda. Ang mga nasa paligid nga ay parang kinabahan sa mangyayari. Sorry,
Wika bigla ni Larry na nawala ang angas sa mukha at napalitan ito ng pagpapakumbaba. Napatingin din siya sa babaeng nakahawak dito at humingi siya ng paumanhin sa ginawa niya. Pagkatapos noon ay tahimik nang umalis si Larry. Napakuyom nga siya ng bahagya dahil sa babaeng nakita niya. Hindi niya alam pero kamukha nito si Lisa, ang anak ng kanyang kasama sa bahay. Ang babaeng naging parte ng kanyang buhay noon. Kung iisipin ay maayos namang lumapit si Larry rito. Kalmado at walang iniisip na kung ano. Nagkataon nga lang na kung ang isang kagaya ni Dison ang gagawa nito sa sino mang babae ay walang magagawa ang mga ito kundi ang siya ay ipagtabuyan dahil sa kanyang itsura. Nakakatawa. Nawala ako sa sarili ko. Sambit na nga lang ni Larry sa isip at pagkatapos noon ay huminga siya ng malalim at sa pagpasok niya sa loob ay bahagyang umingay ang crowd. Hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa kabilang entrada ay makikitang pumasok na rin ang team ng Occidental Mindoro Mangyans. Lahat ng atensyon ng marami ay napunta sa isang player doon na nakasombrero at lahat sila ay interesadong makita ito. Oo nga, kamukhang kamukha niya si Kyrie. Pogi rin. Wika nga ng isang teenager na babae. Parang bad boy version siya ni Kyrie. Look, sabi naman ang isa. Agaw atensyon din nga sa mga players na nasa loob na ang pagdating ng team ng Mangyans at makikita namang parang nahihiyang sumabay ang ilang players nila kay Kyle Lastimosa. Masyado palang maraming fans itong si Kyle. Mahinang winika na nga lang ni Vincent Gomez sa kanyang kasabay. Dahil iyan kay Kyrie, kita mo namang kahawig na kahawig. Wika naman ni Julius Gamboa na medyo naiinggit sa kasamahan niyang si Lastimosa. Sana raw ay ganito rin ang reaksyon ng crowd sa kanya. Ipagtitinginan daw siya ng mga babae at siya naman ay ngingiti lang at kikiligin ng mga ito. Kaso walang ganoong kaganapan sa kanyang basketball journey. Nakapunta na naman si Larry sa kanyang mga kasamahan at nagtanong kaagad si Baron dito dahil parang may kakaiba raw rito. Sumeryoso lang ako. Pakinig naman ninyo, pinag-uusapan ang pagpasok ko. Paggayabang kaagad ni Larry na isang matamis na ngiti at kindat pa ang ibinigay kay Baron. Sira ulo. Sagot na nga lang ni Simero na pasimple na lang din na napasulyap sa pagdating ng dalawa pang kuponan. Malalaki nga ang players ng Marinduque. Habang nang mapatingin naman siya sa tumabi sa kanilang players ng Occidental Mindoro, ay makikita nga ang pagseryoso niya nang makita ang nasa pinakadulo na nakasombrero. Nang isang ito ang gusto kong makalaban. Nasabi na nga lang ni Baron sa sarili habang nakatingin sa nakasombrerong si Lastimosa. Bigla nga lang siyang kinabahan nang bigla siyang ngitian nito. Abat si Raulo ito ah. Sabi niya at wala siyang kaalam-alam na si Maki Romero ang tinitingnan ni Lastimosa. Dahil kompleto na ang pitong team sa loob ng court, ay dito na nga rin nagpasya ang mga organizers na simula na ang opening ceremony para sa kanila. Naka-live din sa kanilang social media pages ang mga nagaganap dito at mapapanood din sila sa lahat ng local TV stations dito sa Palawan. Matapos ang isang oras na ceremony, ay dito na nga rin ipinakita ang magiging schedule ng laro bukas. Ang mga naroon ay napatutok ng tingin sa unahan nang lumabas na sa projector ang mga kuponang maglalaban. Sa pitong team, ay tanging ang Puerto Princesa Divers lang ang walang laro bukas. Makikita nga na ang unang game ay Palawan Falcons kontra sa Oriental Mindoro Tamaraws at ang ikalawang game naman ay ang laban ng Marinduque Moriones at Romblon Marbles. Ang mga larong ito ay magsisimula ng alas 8 ng umaga. Para sa ikatlong game sa hapon ay gaganapin naman ito sa Palawan State University. Agad niya nagkatingin ang sina Maki Romero at Kyle Lastimosa dahil ang mga team nila ang unang magkakaharap sa unang araw ng kompetisyon. Makikita nga rin ang coach ng Occidental ay parang na-excite. Tamang-tama, ang team ni Isaiah ang una naming ilalampaso. Kahit dito man lang ay makabawi ako sa ginawa mong paglampaso sa team namin noon. Wika nga ng matandang coach ng Mangyans sa kanyang sarili na parang may masama na namang plano kung titingnan ang itsura ng mukha. Para tuloy bumigat ang atmosperang nangingibabaw sa dalawang magkalapit na team na ito. Maging ang team ng Kalapan ay nakaramdam ng excitement
dahil ilan sa kanila ay gustong masubukang bantayan o pigilan si Kyle Lastimosa. Naaalala rin kasi nila ang ginawa nito noong nagkaroon na exhibition game ang Oxy at Ormin. Napanood kasi nila ang clutch performance nito kung kaya isa itong malaking challenge sa kanila. Hindi pa nagsisimula ang laban pero parang magpapang-awin na kagad ang mga ito. Wala pala kaming laro bukas. Nasabi naman ni Calvin na nakatayo sa may entrance ng venue. Napahikab na nga lang siya at umalis. Makauwi na lang. Sambit pa niya at kasalukuyan nga niyang iniisip ang magiging laro ng Calapan at Occidental Mindoro. Parang doon siya nagka-interes. Lalo pat makikita niya ng live kung paano maglaro ang kakambal ng isa sa mga magagaling na players ng Maharlika. Kyle Lastimosa. Kapag naririnig ko ang apelyidong iyon ay hindi ko maiwasang maalala ang pagtalo nila sa amin. Sabi nga ni Calvin sa sarili at bahagyang nagdilim ang kanyang paningin nang maalala ang sinabi sa kanya ni Kyrie nang huli niya itong makaharap. Kulang pa ang ginagawa mo, Barrientos, para seryosohin ko ang team ninyo. Sa likod ng maamong mukha ni Kyrie Lastimosa ay alam ni Calvin na may nagkukubli ritong isang halimaw na walang awang lumalamon ng sinumang mga player sa loob ng court kapag nagustuhan ito. At hindi niya nagawang palabasin ang halimaw na iyon. Sleeping Monster, ito ang bansag kay Kyrie Lastimosa. At hanggang ngayon ay wala pang nakakakita kung paano siya maglaro kapag nagising iyon. Kagaya kaya siya ng kakambal niya? Naitanong na nga lang ni Calvin sa sarili. At hindi rin niya alam kung bakit ito ang bansag dito. Lalo pat nananatiling pangalawa ito kay Night Abad sa Maharlika League. Napabalik na nga lang siya sa realidad nang may ilang kalalakihang lumapit sa kanya para magpa-picture.